Hello po mga katoso, welcome back po sa Munti Nating Channel, no? To this video ay magte-test tayo ng bad ignition coil at saka good ignition coil, kung ano yung standard niya sa ano niya, standard value na dapat nating makuha during testing. So ito pong ipapakita ko sa inyo is ignition coil ng distributor sa 4Y engine. So sa forklift po to na gasoline, at papakita ko po sa inyo kung paano i-check. So tamang-tama po, meron tayong ano dito, distributor. So ito po i-check natin. So last time nag-upload ako with supply yun na hindi siya nag-i-spark. So paano ba natin i-test to sa using tester, no? So sa mga may alam sa electronics, may alam sa electrical, so maybe advantage sa kanila kung paano gamitin yung tester natin at saka paano natin i-check to. So ituturo ko sa inyo ano yung standard value na dapat makuha natin during testing, no? At saka tamang-tama rin mga katusok, meron akong bago dito. Ayan, bagong bili po to, made in Taiwan. Itong isa made in China. Walang brand. So, iba yung genuine tsaka ano, no? So, makikita talaga itong Taiwan, no? Taiwan, naka-laser po siya mga katusok. Tapos, may barcode. Ito namang isa na kapapalit lang, mga maybe 2 years lang na gamit to. Wala. Walang brand. So, hindi siya branded, no? Replacement lang po to. Kaya, madaling nasira. So, it's better na bumili po kayo ng talagang branded kagaya nito. So yung branded mga katusok, wala siyang ano dito, pati yung original wala siyang numbering dito, while itong hindi naman branded meron siya. So yun ang kaibahan nila, no? Naglalagay pa siya ng label dyan, mabilis namang masira ang tunay. Nandito po yung ano, code. Naka-laser po yan. Laser engrave po yan mga katusok, no? So ngayon, punta tayo sa pagtitesting. So magandang ano po to mga katusok, magandang kaalaman po to. Dahil una nag-upload na ako ng video nito. So ano yun, risky po yun kasi nagpapalabas na yun ng kultahe, which is na ano yun, na ginagawa lang yun sa mga technical works talaga. Pangmadalian ano yon, troubleshooting. So ito naman standard measurement tayo. So maganda po to sa mga nag-aaral ng electrical at saka electronic, at least malalaman nila kung paano i-check to, no? Kung ma-verify natin kung bad or good pa itong ignition coil natin. So ayan, so samahan nyo po ako sa pagtitesting nito mga katusok. So ito pong mga dapat natin i-check, no? Sa ignition coil inspection, meron tayo dito primary coil. So magre-resistance check po tayo. Tapos ang standard value is 1.2 ohms to 1.5. Ito po ay galing po sa manual, hindi ko po gawa-gawa to, ha. Galing po to sa manufacturer manual. Pero ito minsan not necessary na ano talaga to, no, accurate, kasi ang coil pa iba-iba naman yung reading natin tsaka sa tester. So at least makukuha na tong range na to. So dapat nasa range tayo niyan. Pag nag-zero yan, ibig sabihin sira na yung coil. Pag wala ka naman nakuha ng resistance, ano din yan, sira din ang coil. So ito naka-note naman natin dito. So if the standard is not satisfied, replace the ignition coil. So ganun lang kasimple, no? So parehas lang din sa secondary coil measurement. So ito yung mga standard value nila, tapos paano natin i-check, saan tayo magsusundot. Tapos may pick up coil din,
So, standard value is 140 to 180 or more 200. Abot pa yan ng 200. At least na hindi tayo bababa sa 140. Importante po yun mga katusok, hindi tayo bababa dyan. Kasi ang resistance, pwedeng tataas yan, pero hindi pwedeng pababaan. So, pag bumaba yan, ibig sabihin, may problema na. So, kaya yan yung pinaka-minimum niya to range. Minsan, tumataas yan dahil sa, depende sa tester na ginagamit natin. So, yan. Magte-test po tayo, no? So, ang unang ite-test natin, itong luma. So, actually, mga katusok, nakakonek yan. Ganyan, no? Nakakonek yan. So, before tayo makapagkuha ng balyo niyan, dapat i-disconnect tong mga nakakonek dyan na wires. Ito, testing po natin to sa ignition coil. Sa primary po to mga katusok ka. Ito yung primary coil. Itong dalawang to, positive, negative. Primary coil po yan. And the same time, yung secondary is ito. Ito yung secondary coil. Ito na yung magbibigay ng output voltage. So, dito yung input, tapos dito yung output. So, yung pagte-testing natin, una dito tayo yung test prod natin. So, ngayon, te-test natin, no? So, ang sinasabi is 1.2 ohms to 1.5. So, i-off muna natin, no? Set natin yan. Tapos, makikita na kung digital tester magagamit nyo, huwag po kayong magano dito, mag-test sa mega ohms. So, i-range natin. So, yan. Sa ohms lang tayo, mga katusok, no? Kasi, ang hinihingi niya lang is 1.5 ohms. Hindi mo kasi makukuha yan kung lampas ka. Kaya, indicate dito, set the tester in ohms resistance. So, pag nakita mo to, ito po yung sign ng ohms. So, ngayon, itetest natin yung coil. So, sabi dito, itong dalawang may volt. So, positive, negative. Ayan. Kita natin sa inyo. So, titingnan natin kung ilan ang makukuha natin. So, sa digital, antayin nyo lang yan mag-stop, mag-steady. Ayan. So, may nakuha tayong 1. Ayan, bumaba pa. So, antayin lang natin. Baka bababa pa eh. So, 1.2, which is, ayan, bumaba. Yun ang sinasabi ko. Yun po ang sinasabi ko, mga katusok. Antayin po natin bumaba yung resistance. Pag bababa, nang bababa pa yan, hindi siya mag-i-steady. Ayan, bumaba. Ayan. So, naglalaro siya sa 1.1 to 1.2, no? Which is na dapat hindi na siya bababa sa 1.2. Ayan, dumaan siya sa 1.1. So, nakikita natin, medyo may diferensya na to. So, ito namang isa, mga katusok, no? Kasi bumaba na yung resistance. Ang sabi ko nga, dapat hindi siya bababa. Although, pwede siyang tumaas yung resistance. Yan po ang ano ng coil. Pwede siyang tumaas pero dapat hindi siya bababa ng 1.2. So nakita naman natin bumababa siya ng 1.1. So kahit point something lang yan mga katusok, lalo na sa electronics, malaking bagay na po yan. Malaking contribution na po yan yung pag-distribute ng ano niyan, electricity. So ngayon, titest natin tong bago, no? Tingnan natin mga katusok kung ilang value ang makukuha natin. So, yun po ang pinaka-importante doon. Huwag po tayong bumaba sa 1.2. Di ba lang tumaas yung resistance? Kasi resistance naman yan. Teka. Yan. Set ko lang. Baliktad. Pwede namang baliktad ang prod nito. Pero, ayan. Kung anong yung standard. Ganun na lang. So, antayin natin mag-stable, no? Ayan, so stable po siya ng 1.5
1.4. Ayan, bumaba ng 1.4. 1.5. So, naglalaro siya. So, ibig sabihin mga katusok, standard value, 1.5, pasok na pasok. Hindi siya bumaba sa 1.2. Ibig sabihin, ito yung good coil natin. So, ito yung bad. Bad na to. Sa primary coil pa lang yan, mga katusok, no? So, bad na to. Kasi bumaba siya sa 1.1 nakuha natin. So, ngayon, tetest natin yung secondary coil. So, sa tester naman natin, i-range natin yan ng kilo ohms. Kasi iba yung measurement ng kilo ohms. So, makita natin dito, set, tester, and kilo ohm measurement. O, yan. So, digital po ang gamit ko ngayon, no? So, kilo ohms. Yan. Pag makakita nyo na yan, kilo ohms mo yan. So, indicator na pwede na tayong mag-test. Mag-testing. So, sa pag-testing naman, so, ang naka, yung secondary coil is dito. Ito yung secondary coil, mga katusok, ha? Nandito. Tapos, dito tayo mag-test sa may positive. Positive, dito. Positive, ayan. So, write down ko lang sa positive to. Ayan, positive. Negative. Ayan, para klarong-klaro. So, ito yung positive, tsaka ito yung negative. So, dyan po natin makukuha yung 10.3 kilo ohms to 14.1 kilo ohms or so on. So, uulitin ko po, hindi po tayo dapat bumaba sa 10.3. So, kahit lumampas tayo sa 14.1, okay lang po yon. Wag lang yung bumaba sa 10.3. So, ayan. Titesting na natin, oh. So, tingnan natin kung anong makukuha natin dyan. So, i-range pa natin, oh. Medyo malaki. Kasi baka 100k ohms yung ano. So, may point sa... Yung sa ano natin, digital tester, pwede kasing mag 100k ohms, hindi naman ito umabot. So, isiset lang natin yan, pag range natin, ayan, yung decimal point lang lumipat. So, ayan. So, ayan, gumana na. So, teka, hindi pala nakita, no? Ayan. Kita ba? Medyo ano eh. Ayan. Tanggitan na yan, no? So, test prod. Positive. Dito sa positive na, no? Tapos, dito yung negative, no? So, yung value na nakuha natin, antayin lang nating mag-steady talaga siya, no? Ayan. So, 9.55 kilo ohms. So, which is, bagsak po yan sa standard na kailangan nating makuha. So, standard value is 10.3 kilo ohms to 14.1 kilo ohms. So, and so on pa po yan, pwedeng mag, ano yan, 14.8, 14.9, o 15, or 16 pa. So, yan, nakita natin dito palang mga katusok is, bumaba na siya, bumagsak na siya, no? Bagsak na bagsak yung ano niya, resistance value. So, bumawa siya hanggang 9.55. So, ngayon, itetest naman natin itong bago para ma-prove natin, no? Kung totoo bang sira. So, yan, ito yung bago. Bagong bili, ha? Hindi bagong luma. Bagong bili. Brand new po yan, mga katusok. Ayan, set lang natin. Check natin yung value. So, kung makikita nyo is nasa 10.97 kilo ohms, which is dito sa standard, pasok na pasok siya dito. 10.97. So, 10.3 ang minimum to 14.0 kilo ohms. Yun pong pinaka-range. So, pasok po siya. Ibig sabihin, good po to. Yan. So, dito pa lang sa
ano, ignition coil, makikita na talaga natin yung kung sino talaga ang sira, no? So doon pa lang, kahit hindi na tayo nag hindi na tayo magte-test ng ano, yung sa kagaya ng ginawa ko yung dati, dito pa lang kung marunong kayong gumamit ng tester, malalaman na natin. So yan po ang mga dapat i-check natin. So ngayon naman, dito tayo sa pickup. Isama ko na lang to kasi ito yung ano, yung iba kasi dito, ito yung sa igniter, no? So check voltage kasi ito eh. Pag ito tinetest natin, dapat nakakonekta sa unit. So check voltage tayo dito sa igniter nya. Ayan, mag-check voltage tayo. At the same time, itong condenser din, check voltage din yan. Pero ito ngayon, dito lang tayo sa ohmmeter measurement or resistance measurement. So dito pa lang ma-justify na natin na sira na yung may diferensya na yung distributor system natin. So dito iti-test natin to. So ohms. So lipat natin ulit sa ohms, mga katusok. Ayan, lipat natin sa ohms. So ito, kahit hindi na naka-disconnect kasi hindi naman disconnect yung sinasabi. So red, white, yellow. So dito naman, iba yung color coding niya. Red at saka puti. Ayan, pero parehas lang yan. So pick up yung ano natin. Ito yung pick up coil. So dito yan magpipick up, mga katusok ko. Ayan. Ito kasi yung signal rotor to. Tapos yan, pick up coil. So ngayon, titest natin yan para hindi tayo lugi sa testing natin. So ito nga, medyo mataas, no? Makikita natin, medyo mataas. So yung standard na hinihingi niya is 180 ohms, pero ito 230. Sira na ba o hindi? Hindi po mga katusok, kasi ang sabi ko nga, hanggat hindi siya bumaba dito, kasi magkakaiba yung ano natin eh. Hindi natin alam yung coil talaga nito, unless kung bumaba talaga siya, pag bumagsak siya sa resistance na yan, yun po ang sira. Pag dito na medyo higher ang resistance, hindi pa po yan sira. At least may resistance pa siya, di ba? Yan. So ngayon, testing natin tong bago. Kaya in-explain ko lang sa inyo na mas magandang kung sa pagtitesting, yung pagbaba lang ng value, no? Hindi tayo dito sa mataas ang value. Kasi ibig sabihin, may resistance na yan. Resistive ba, kumbaga. Ayan, so ito naman yung bago. Ayan, so 200 ohms din, no? Makikita natin. Which is malapit po siya sa 180 ohms. Kaya ang sinasabi ko, pag tumaas pa yan, walang problema po. Tumaas kasi resistance po yan. So may tolerance po tayong tinatawag eh. Parang clearance, kumbaga. Pero pag bumaba yan, ayun, yun po ang dapat nating pakialaman talaga. Pag bumaba, wala na. Damage na yan. So itong ano natin, pickup coil, okay pa yan. So may na, naka-range pa siya, no? Up to mataas pa nga, kumbaga. Pero itong sa mga coil natin, sa coil, ito naman talaga ang pinaka main problem natin kasi hindi siya nagsusupply ng voltage dito. Yung output nga pala nito, mga katusok, malakas to kaya parang kidlat siya. Ang binibigay niyang output voltage dito is 20,000 volts or 22 volts. Yan po ang binibigay. Kaya delikado pong mahawakan yan. Talagang makukuryente ka sa lakas pa naman yan. Ayan. So, nung last na in-upload ko is wala po siyang output. So, ngayon, nakita natin, no, kung bakit wala siyang output. So, ano ang dahilan? So, ibig sabihin, nag-test tayo dito, undervalue na po siya. So, ibig sabihin ito, X tapo na. So, yun nga, ang presyo naman ito, medyo may kamahalan. So,
Nung napabili lang ako nito yung ignition coil, nagre-range na siya ng 1,200 SAR or 1,400 ata yan, sinasabi. 1,400 nga, kasi pinasali ko rin to. 1,400, ito lang, dalawa. Ngayon, kung assembly ng bibilin mo, pati na lahat, pati ito, pati itong mga parts na to, is 1,800 SAR. So, yung 1,800, times na lang natin yung ano yan, 13 pesos, yun po yung value ng ano, mga nasa 20 mil din, may get 25, ganyan. Mahal-mahal din mga katuso, kaya bago talaga magpalit, i-verify muna kung sira nga ba o hindi. So ito nga, before na nag-trouble tayo nito, no, nakita naman natin na wala siyang output. Tapos may verification naman tayo kasi kumuha tayo ng ibang parts sa unit. Tapos tinesting natin nung mandar yung unit. So yun lang mga katuso, kung may nakuha kayong aral dito, kung may katanungan kayo, kung may mga ano pa kayo sa regarding dito, comment down below na lang po sa YouTube channel natin or sa Facebook page natin. So pag may tanong kayo, itatry natin sasagutin po yan. May electrical, electronics, electric forklift, diesel, at gasoline engine. Ayan po mga katusok, sharing is caring lang po tayo, at sana po ay pagpalain pa po tayo. Keep safe lang lagi sa pag-ooperate, at saka God bless po sa ating lahat.